Gusto mo bang malaman kung may sakit ka na sa kidneys? Alamin sa videong ito ang mga basic laboratory at diagnostic tests para malaman ang kalusugan ng kidneys. Napakahirap i-diagnose ang chronic kidney disease dahil ang sakit na ito ay walang sintomas kung ito ay nagsisimula pa lang. Ang mga sintomas ng CKD ay lumilitaw kapag malala na ang sakit, kaya hindi pwedeng umasa sa sintomas bago pa lang magpatingin sa doktor. Kapag mas maaga na detect ang CKD, mas maraming pwedeng gawin upang ito ay mapabagal at hindi lumala at mahantong sa kidney failure at pagdadialysis. Buti na lang, may mga tests na maaaring gawin para ma-screen ang kidney disease bago pa ito magsimula. Serum creatinine. Ang serum creatinine ay blood test na sumusukat ng creatinine level sa dugo. Ang creatinine ay natural byproduct ng metabolism ng muscle sa katawan. At ito ay nililinis ng ating kidneys upang hindi ito maipon sa dugo. Ang normal range nito ay nasa 62 to 115 sa mga lalaki at 53 to 97 sa mga babae. Maaring maka-apekto sa creatinine level ang laki ng muscles, edad at diet. Gamit ang CKD epi equation, nilalagay ang edad, kasarian at creatinine level upang makuha ang GFR or estimated glomerular function rate. Ito yung numero na nagsasabi kung gaano kataas ang kidney function. Ang normal value ng eGFR ay 60 ml per minute per 1.73 meter squared or more. Urinalysis. Ang test na ito ay tinitingnan ang iba't ibang characteristics ng ihi, gaya ng pH, specific gravity, at kung may mga components ito gaya ng protein, sugar, red and white blood cells, bacteria, at iba pa. Normally, dapat slightly acidic ang ihi at kulay straw to yellow ito. Although, nakakaapekto sa kulay ng ihi kung marami o kulang ang nainom na tubig. Dapat ay walang protein, sugar at mga cells na sumasama sa ihi dahil sinasala ito ng kidneys pabalik sa katawan. Kung may nakitang protein or red blood cells sa ihi, ay maaaring sign ito na may kidney damage. Urine albumin creatinine ratio or UACR. Ang test na ito ay tinitingnan ng exact amount ng albumin o protein sa ihi. Unlike ng urinalysis, kaya nitong ma-detect ang maliit na amounts ng albumin sa ihi. Ang albumin ay mahalagang protina sa katawan na hindi nakakalagpas sa salaan ng kidneys. Kung may sira sa kidneys gaya ng sa diabetes o glomerulonephritis, sumasama ang albumin sa ihi at nakikita ito sa UACR test. Normally ay dapat less than 30 mg per gram ang albumin sa ihi. Kung mas mataas dito, ibig sabihin baka may kidney damage. Kidney, ureter, and bladder ultrasound or KUB ultrasound. Ito ay isang uri ng ultrasound na nakafocus sa genitourinary tract. Nakikita nito ang laki at korte ng kidneys, kung may bato or bukol or pagbabara sa daluyan ng ihi, at kung normal ang pantog. Sa mga kalalakihan, nakikita kung malaki ang prostate. Usual na makikita sa pasyenteng may CKD ay maliliit at manipis na kidneys or kung sa polycystic kidney disease naman ay malalaki ang kidneys nila. Fasting blood sugar or FBS. Sinusukat naman ng test na ito ang blood sugar level after hindi ka kumain ng 8 hours. Makikita dito kung mayroon kang diabetes or pre-diabetes. Mahalagang test ito dahil ang diabetes ang nangungunang dahilan ng kidney disease at pagdadialysis sa buong mundo. Sa 5 na basic tests na ito, maaaring ma-screen kung meron ka ng kidney disease kahit na wala ka pang nararamdamang sintomas. Para ma-confirm ang diagnosis ng chronic kidney disease, dapat ay meron kang abnormal test sa kahit alin sa mga ito for at least 3 months or more. Kung first time mo magpa-test, need mo ulit magpa-test after 3 months para ma-confirm kung may kidney disease ka nga. Kung normal naman lahat ng tests, pwedeng ulitin ulit ang mga ito every year, lalo na sa mga pasyenteng may diabetes. Kung meron ka ng CKD, depende sa results ng eGFR ay maaaring kailangang mas madalas ang pagpapatest upang mabantayan ng maigi ang inyong sakit. Ang kagandahan sa mga tests na ito, karamihan sa kanila ay mura at available sa lahat ng mga ospital at diagnostic centers. May mga tests gaya ng FBS, urinalysis at creatinine na covered din sa PhilHealth Consulta Accredited Laboratories. Kung meron kayong HMO, meron ding mga packages yan na covered ng benefits ng card ninyo.
Yung UACR, medyo may kamahalan pa, nasa 1 to 2,000 pesos. Pero sulit na test ito para malaman ang kidney health. Pwede rin namang magpagawa ng urine protein creatinine ratio o UPCR na mas mura at halos nahahawid sa function ng UACR. Laging tandaan na ang key sa paggamot sa kidneys ay early detection. Kung mas maaga nating malalaman na may sakit ang kidneys mo, mas marami pa tayong magagawa para hindi ito lumala. Kesa naman kung sirang-sira na ang kidneys mo, di ba?